Balita po sa lalawigan, mga kapatid, bahagyan ng lumutang ang motor tanker na na Jason Bradley ilang linggo mula nang lumubog ito sa Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, sinimulan ng pagsipsip mula sa tubig dagat na nasa loob ng barko. Matapos ito'y hahataki ng MT Jason Bradley papalapit sa Pampang. Pero bago simulan ng paghigop sa mahigit 5,000 litrong diesel na karga ng tanker, July 26 naman, naglumubog ang barko sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karina at ng Habagat. Inamin po naman ng Philippine National Police na nagkaroon ng friendly fire sa anti-kidnapping operation sa lungsod ng Angeles, Pampanga noong August 3. Alam nyo, dito po kami natawag sa PNP kasi ang kanilang una ho ditong press release, enkwentro ito Sa pagitan po ng mga Chinese at ng mga pulis, kaya ho daw may napatay na pulis. Ngayon lang sila umamin na ito po ay kapwa pulis ang nakabaril. Namatay po sa nasabing operasyon si Police Staff Sergeant Nelson Santiago, habang sugatan si Police Chief Master Sergeant Eden Akad. Ayon po kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sa gitna ng operasyon ay pumasok daw sina Santiago at Akad sa isang madilim na kwarto kasama ang isa pang kabaro. Habang nasa loob na ay aksidenteng nakalabit raw naman ng kasama nila ang gatilyo. Una pong tinamaan ng bala si Akad hanggang sa tumagos ito papunta po kay Santiago. Hindi pa pinapangalanan ang nakabaril na pulis, pero sinampahan na siya daw ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Nasa pangangalaga doon ngayon ng PNP ang anti-kidnapping group. Dito ho, kung hindi pa nagreklamo yung asawa ng pulis na nabaril at napatay, hindi pa ito itatama ang balitang ito ng PNP. Apo, sa totoo lang po, ito yung pangyayari dito. Kaya nga kami natawag sa PNP para ho sila hingian ng paliwanag dito. Bakit nga? Nung una, ang kanilang press release, ito ay operasyon laban sa mga Chinese na may mga baril daw. Yun po ang una ho nilang press release. O, kung hindi pa ho nagreklamo yung asawa nung napatay na pulis, hindi pa sila magsasabi ng katotohanan. Samantala, patay naman ang isang barangay chairman ng paulanan ng bala sa loob mismo ng barangay hall sa Arayat, Pampanga kagabi. Sa kuha nga ng CCTV, biglang huminto ang SUV sa tapat ng barangay hall ng barangay Lakyos. Bumaba ang isang armadong lalaki saka pinagbabaril ang mga tao sa loob. Lumabas din ang dalawa pang kasamahan ng gunman at nagpaulan din ang bala. Agad naman silang sumakay ng SUV saka sumibat. Makalipas ang ilang segundo, lumabas ang dalawang lalaki sa barangay hall at humabol ng putok. Patay sa engkwentro ang kapitan na si Mel Lumbang. Siyam na bala ang tumama dito. Inaalam pa rin ang motibo sa krimen. Patay po ang isang guro matapos po namang saksakin ang kanyang kinakasama sa Garchitorena, Camarines Sur. At ayon po sa investigasyon, Sabado ho nang mag-away ang mag-live-in partner na sina Teacher Mary Grace Cledera at Lito Tuyan Jr. sa kanilang bahay, hanggang sa ang sagutan po ay nauwi sa pananaksak ni Tuyan kay Cledera. Limang beses sinaksak ang biktima. Napuruhan siya sa lalamunan na agad niyang ikinamatay. Agad tumakas ang suspect matapos nga po ang krimeng sinasabing nag-ugat sa matinding selos. Dalawa po ang anak na nanaulila ng biktima. Ngayon po'y pinaghahanap na ang suspect. Samantala, hinalay at pinatay ang 12-anyos na babae sa San Diego City, Isabela. Sabado nang makita ang walang saplot na bangkay ng biktima. Biyernes ng gabi, nawawala ang dalagita na bibili lang daw dapat ng sabon sa tindahan. Sa investigasyon, pinukpok ng kahoy at bato ang ulo ng biktima. Naaresto naman kahapon ang suspect na kakilala ng tiyahi ng biktima. Ayon sa suspect, nagawa niya ang krimen dahil binubuli daw siya ng 12-anyos na babae. Kinukutsaraw siya dahil sa mas maliit ang isa niyang paa. Tumanggi naman ang mga pulis sa sabihin ng edad, pero legal age na raw ito. Naharap siya sa kasong rape with homicide. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.